Hoy, daming damo rito ah. The GOAT. Mamili kayo, LeBron o Jordan. Ang init-init naman itong pinuntahan natin. Magagalit na naman sa akin derma ko, buti na naka-sunblock ako. New day, new car. Ang ibig sabihin ng MG ay Morris Garages. Nung dumating sa Pilipinas, naging matipid sila sa mga pangalan ng kotse nila tulad ng MG ZS, MG RX5, MG ZST. At ngayon, ito na ang bago, MG HS. Hindi high school ito ha, hindi rin high standard at hindi rin headstrong. Pero yun ang pangalan ng sasakyang to. It's a subcompact or compact crossover. Sorry, compact crossover ito. So, eto na. Ang bagong-bagong MG HS. At kita nyo naman, pupunta pa kami rito sa napakalayong lugar sa New Zealand kung saan sinyut ang background ng Windows XP. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayong una sa aming mga latest videos. O nga pala, pinapaalala ko, quick look lang ito. Kaya wala pa masyadong malalim na driving impressions. Pero soon, magkakaroon kami ng full review nitong MG HS kasama ang mga yung mga co-host ko sa Philcoche. So kayo mamili, A, si Martin, B, si Joseph, C, si Cesar, or D, si Good Morning Teddy. Pumili na kayo. Uy, oo nga pala, malapit na kami mag 300,000 subscribers. Kaya alam nyo naman, pag na-achieve namin yung target na yon, eh may panibago tayong target. Kaya tulungan nyo kami magkaroon ng 400,000 subscribers before the end of the year. So paano ba yan? Simulan na natin to. Kotse ba? Philcoche na. Kotse ba? Philcoche na. Eto tayo sa harap, kitang-kita nyo naman, kamukhang-kamukha ng MG ZS. Yung headlights, LED. Yung fog lights, halogen. So, meron tayong chrome trim na Stardust grill na talaga naman naging signature na ng MG. Habang sinushoot namin itong video na to, hindi pa namin alam kung magkano ang presyo ng sasakyang to. Pero by the end of the video, baka malaman din natin. It looks like a luxury na premium na crossover. So, pang-executive yung dating. Medyo kombinasyon ng aggressive tsaka ng luxury car. Yung itsura ng grill niya. What's special about this car? Siyempre, meron siyang sequential LED turn signals with 9 crystal lighting units. Umaga man o gabi, eh napakagandang tingnan. Dito tayo sa gilid. Meron itong 18-inch alloy wheels, disc brakes harap at likod. At kita nyo naman yung gilid niya, oh. Sobrang sobrang suabe, wala siyang character lines. It looks like an executive na car. At syempre, with the trophy. Ibig sabihin, top of the line. Yung hubog niya, parang sa ZS, pero parang kuya ng ZS. Medyo malaki ng konti. The MG HS is 4,574 millimeters long, 1,876 millimeters wide, and 1,664 millimeters high. Para magka-idea kayo kung gaano siya kalaki, medyo dikitan siya in terms of size sa Ford territory. Mas maikli lang siya ng 6 millimeters, mas manipis ng 60 millimeters, at mas maliit ng 10 millimeters. Sa likod, may sariling character itong MG HS. Mula sa shark fin antenna, meron tayong spoiler, meron tayong nanlilisik na mata na taillights na malaki at maliwanag pagka madilim. Ha? Tapos, syempre, the MG logo, meron tayong skid plate. Nakita nyo, ang ganda ng design. At yung tambutso niya, dalawa na gumagana. Oh. Yoko, mainit eh. Mainit nga, gumagana. Yoko! Meron tayong rear camera para hindi kayo mahirapan mag-park. So, ayan. At syempre, eto pinaka-inaabangan ng lahat. Power tailgate. Papa-power tailgate. Papa-power tailgate. Sa likod, wala pang size spec sheet. Kaya hindi namin alam kung gaano kalaki. Pero mukhang maluwag at meron namang tunog. Para naman hindi kayo mahirapan. Ayan, oh.
medyo mataas lang yung loading height. At eto, may ilagay kayo ng kung anik-anik dito sa loob. Dito naman, spare tire. Okay. Jan-jan-janan! Jananan! Mali, dito pala. Oh, luwag ah. Yun oh. Maluwag dito sa second row. Galing. Tapos meron kang armrest at dipindot yung lagayan ng manual ng baso. Ito rin. Oh. Galing. Meron tayong ISOFIX, meron tayong seat belts. Itong lagayan na to, kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong lagayan. Meron tayong aircon vents, saksakan ng USB, dalawa. Overall, para kung nasa luxury car, parang ha, kasi ang ganda ng mga materials. Alam nyo, vegan ako. Hindi ako nagano ng leather, pero ito, hindi ko alam kung leather ito ha. Parang leather. Okay. It has a premium feel. Ito yung gitna, okay? Malamang dito nakaupo yung mga bata or yung kung meron kayong kasabay na hindi nyo gusto, usually sa gitna nyo pinauupo, pinahihirapan nyo yan. Pero maluwag pa rin. At ito, may ilaw. Okay? Pag may sinabit kayo ng, usually ginagamit dito, ano eh, nahawakan nyo or nagsasabit kayo ng mga Amerikana. Dito, di ba? Itong part na to. So, very useful. At syempre, may pa sunroof si Mayor. Hindi nga lang ano, makapal yung cover ng sunroof. Kaya pag nakatirik yung araw, eh maliwanag pa rin. But overall, ang ganda nito. I like it. Makabili nga ng mga tatlong ganito. At yung upuan dito, natutupi. O, ayan ha. Natutupi siya para mas marami kayong malagay sa likod. Pag galing kayong mga hardware, munta kayo ng ano, IKEA, bumili kayo ng mga habang table, kasya rito. Kasi maluwag. Okay? Dito sa harap, I like the materials, no? Especially itong suede na leather dito sa upuan with the trophy logo. Meaning, top of the line. Ang daming pindutan dito, tulad nito. May lagayan. Yung cup holders natin. Ito. 1, 2. Meron pang lagayan ng mga barya dito. Siyempre ito, saksakan ng USB. Malamig ang aircon. Hindi na siya yung rotary na ginaganon, pinipihit na ganyan. Pindutan na lang. Iba yung ginaganyan versus yung sa ginaganyan. Okay? Malamig ang aircon. Malaki ang screen. May 12.3 infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto. Ang gustong-gusto ko rin dito ay yung aircon vents niya na very parang sa sports car. Yan o. Ganda. Leather yung ano natin. Dashboard natin. Meron tayong push start button. Merong cruise control. Sa manibela, leather din. Meron super sport na parang sa mga sports car. Tapos andito yung pindutan ng volume sa radyo, with the MG logo. Yung instrument panel natin, digital din. Kita mo naman, malaki numero, madaling basahin. At yung mga pindutan dito, very ano rin, maganda yung feel. Hindi siya parang plastic na cheap. Ano siya? Plastic na pangmayaman. Meron tayong electronic parking brake with auto brake hold. Sobrang convenient pag traffic. At syempre, itong ano natin. Yung salamin niya walang border. Nakikita nyo lang to sa mga luxury cars. Overall, ang ganda ng harap. Mukha siyang high-end talaga na ano, nasasakyan. Oh, with the trophy logo. Oh, yung feel niya. Iba't ibang texture ng leather na malambot. Dito, plastic. Yan. Ito, leather ulit. At ito pa, electronic adjustments dito sa parehong upuan natin sa harap. So, ayan.
Sa safety, meron siyang airbags all over. May hill hold control, blind spot detection system, tire pressure monitoring system, at yung ISOFIX. At meron pang heated side mirrors para kapag umuulan, hindi ka mahihirapan. Sa loob, merong MG Sport Bucket Seats, 3-mode adjustable steering, paddle shifters, 12.3-inch digital gauge screen, 10-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, dual-zone automatic climate control, ambient interior lighting system, center armrest with cooling and cabin air filtration. Teka lang, may nakalimutan tayo. Teka, paano buksan to? Yaya! Paano buksan to? Inang nila lang. Oh. Pati yan, electronic, automatic din. Pipindutin lang. Wow! Hindi nga pala electronic to, hydraulic. Eto, makina. Ayan. Sa makina, meron tong 1.5-liter inline 4-turbo engine with 167 horsepower and 250 newton-meters of torque. May 7-speed TST with manual Tiptronic function. Yung TST is kanilang version ng dual-clutch transmission. Siyempre, yung pagsara nito, hindi pwedeng pindutin. Kailangan, yan, kakapain. Oh guys, quick driving impression lang to ha. Sa flat surfaces, swabing-swabing yung takbo niya. Kailangan lang ng konting effort pag paakyat. Yung ride comfort dito, pagka ikaw yung nagmamaneho, sakto naman. Okay siya. Swabing-swabing. Sa handling, yung manibela niya medyo mabigat pero okay lang. Kasi very responsive naman siya eh. Tsaka kontrolado mo. So hindi ka mamuroblema. Overall, pakiramdam ko pag minamaneho mo tong sasakyang to eh, para kang mayaman. Take note, kaya kong sabihin yan kasi hindi ako mayaman. So pag dinadrive ko to, parang ang yaman-yaman ko. Magkano ka nga uli, Jag? Bibilin nga kita. So there you have it, our quick look of the new MG HS. Mas ma-appreciate nyo itong sasakyan nito pag nakita niyo in person at pag tinest drive niyo. Kaya i-test drive niyo. So syempre, yung presyo, pinapaalala namin, hindi pa namin alam sa ngayon, pero malalaman nyo rin dito. Uy, yan pala yung presyo. Ayan. So I'm your host, Stanley Chi, ang yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat. I-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Uy, meron din ako sariling YouTube channel, youtube.com/Stanley Chi. Ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Click the bell icon ha, para lagi rin kayong una sa mga videos ko. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tsaka Kumu. I-follow nyo rin ako ron. At underpaid podcast sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na at mag-subscribe. At syempre, Suplado Shirts, Suplado Store sa Shopee para makakuha kayo ng mga statement shirts tulad nito. So order na para matulungan nyo akong mabayaran yung mga bills ko sa bahay. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philkotse. Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!